Hindi bababa sa 10 ang nasugatan matapos madisgrasya ang isang bus at pampasaherong jeep sa EDSA. Sa tinirang impact, ang jeep tumaob hanggang sa tumagilid. Ang mainit na balita, hatin ni Victoria Tulay. Sa kuha ng CCTV, makikita ang jeep na ito na humaharurot habang papatawid ng EDSA mula East Avenue, Quezon City, pasado alas 6 ng umaga kanina. Maya-maya'y sumalpok ang isang bus sa jeep. Sa lakas ng impact, tumaob ang jeep. Ang isang pasaherong nakaupo sa dulo nito, tumilapon. Ayon sa Quezon City Traffic Sector, hindi bababa sa 10 ang sugatan. Ang isa sa kanila, nalapnos pa ang dibdib nang tumapon sa kanya ang itinitindang mainit na taho. Ang hapdi sa lang katawang ko, yung bus mabilis. Pati yung jeep, kasi patawid. Ang babae at lalaking ito nasakay rin ng jeep na mimilipit sa sakit. Ano, mabilis yung takbo ng sinakyan namin. Inilagay naman sa stretcher ang iba pang biktima dahil sa posibleng bali, habang ang ilan mga galos at bukol ang tinamo. Mistulang na yuping lata naman ng jeep. Nagkabasag-basag din ang salamin nito at natanggal ang mga upuan. Ang bus nasira ang windshield at bumper. Aminado ang driver ng jeep na si Ignacio Cadayday na hinabol niya ang stoplight. Pero ang bus driver pa rin ang sinisisi. Kaabutan kayo ng dilaw. Nagbigyan lang ako ng katabi niya. May tubo yung katabi niya ba? Oo. Makapasok ko ako eh. Bala, kasi may katabi akong bus, dalawa. Nakita ko magkatabi. Pero nasa hulihan ako. Ngayon, naka-green na siya. Kaya tuloy-tuloy ang takbo ko. Gulat na lang ako, bigla lang may jeep na sa harapan ko. Kaya nag-full stop agad ako. Ayun, mga pag-full stop ko, kaya doon ko agad siya na ano, parang natumbok siya. Kaya. Ayon sa QCPD Traffic Sector, mananagot ang parehong driver at maaring kasuhan ng reckless imprudence resulting in damage to property with multiple physical injuries. Meron tayong tinatawag na contributory factor. Kasi wala naman pong mangyayaring banggaan kung walang contribution ng isang party. Dahil sa aksidente, bahagyang nagsikip ang daloy ng trapiko. Natanggal ang jeep at bus pasado alas 7 ng umaga. Victoria Tulad, GMA News.